malamig ang panahon, magbibigay tayo ng konting tips kasi merong mga sakit na dumarami. Katulad ng trangkaso, mga ubo, mga sipon, mapapansin nyo yan po. Pag malamig ang panahon, mas magkakasakit tayo. Yes, Dr. Lisa? Oo, panahon na kasi ng amihan, kaya lumalamig na yung hangin natin. So, mapapansin natin, umaga sa umagang umaga, napakalamig pagising natin. Yes. So, bakit ba mas nagkakasakit ang mga tao kung malamig ang panahon? Palagay natin, kasi yung katawan natin, Dr. Lisa, ang pinakagusto niyang temperature, actually, mas okay kung medyo malamig eh. Ayaw natin sobra init, pero ayaw din natin sobra lamig. Kasi pag sobrang lamig, parang nahihirapan yung katawan natin, humihina yung immune system natin pag masyadong maginaw. Ngayon din, yung mga virus, yung mga kalaban natin, mga bakterya, mga virus, pag malamig ang panahon, mas mahaba ang buhay nila. Katulad yung mga sa ubo, sa sipon, minsan may tao dyan, dumadahak, di ba, yung plema nila. Kung naarawan yung plema, patay agad yung bakterya at virus. Kasi may ultraviolet rays. Oo. Pero kung malamig yung panahon, matagal manatili itong mga viruses sa mga bagay. Katulad ng cellphone. Kanyari, hiraman kayo ng cellphone. Maraming mga nakikitang mikrobyo yan. Sa mga... Kaya yung kamay natin, nandun lagi mikrobyo. Oo, kaya nga dapat maghuhugas talaga kamay. Yung sa mga keypads, dyan, marami ding mga mikrobyo. Sa handle, sa mga banyo, di ba? Nandyan yung mga viruses. Humawak ka doon, palagay natin, ako, may sakit ako kunwari, umubo ako dito, naubo ako sa kamay ko, humawak ako dito, tapos napasa ko sa kanya. Pag ginamit ni Doc Lisa, mahawakan niya yung virus, sige, hawakan mo yung virus, tapos nalanghap mo sa ilong mo, mahawa na siya. Gaano katagal yung buhay nung pag-ubo nung viruses? Lampas 24 hours eh, mananatili dito. Kaya nga, dapat nililinis para hindi magkaroon ng hawa-hawa. Tapos, syempre, pag may taong inuubo, kunyari, inuubo siya, lalayo ka ng mga 4 feet away. 4 feet ang layo. Kasi pag umubo, minsan umaabot pa eh. Tapos, pag ubo natin, mas maganda kung may tissue o sa panyo. Kasi, kung walang-wala, ito sa, po. Yan, sa manggas o dito sa loob, pwede rin. Po. O, kasi pag uubo ka sa kamay mo, yan talaga maipapasa mo sa ibang tao. Tapos minsan, yung mga bata, lalo na sa medical mission, uubo sa harap mo eh. Pag umubo ka sa harap, mahahawa siya, mag-i-spray yan. O pag uubo ka pataas, may spray sa buong kwarto. Kaya pag uubo po kayo, pag hindi nyo talaga matiis, walang tissue, pababa. Pababa ang ubo para papunta sa sahig. Yes, Dr. Lisa, so hugas ng kamay palagi. May baong bang alcohol lagi? Kailangan meron tayong alcohol sa bag para kung walang available na tubig at sabon. Tapos, pag kunyari mahina katawan nyo, may kidney problem kayo, may heart problem, iwas sa matataong lugar. Kasi kumakalat yan eh. Pag isa nga nagkaubo sa bahay, minsan buong bahay magkakaubo na eh. Kung mahina katawan nyo, minsan di kinakaya. Paglalabas ng bahay, mas maganda may payong, di ba? Tapos magja-jacket, may tulong din. Doc Lisa, ano pa mga tips mo sa mga chicken soup, lotion? Yes. Yes, sa medical mission po kahapon, napakarami po may ubo sipon. At buong pamilya sila. Bakit? Kasi magsisimula dun sa batang anak. Tapos hahalik dun sa baby na kapatid. So kung yung medyo mas malaking bata ay may ubo sipon, wag na munang palapitin doon sa inyong baby. Layo-layo muna sila. Tapos po, kapag ang nanay ay nahawa na rin doon sa mas malaking anak, pag ho nagbe-breastfeed kayo doon sa inyong mga anak, maglagay kayo ng face mask. O kaya magtahi tayo ng tela ng panyo, lagyan natin ng garter, para hindi ho mahawa yung sanggol na bine-breastfeed natin. Ngayon, yung mga bata, mahilig maglaro sa labas, mas makapal ang ipasot nyo sa kanya, may manggas. O, kasi pag kumalalamigan nga yung bata, humihina yung ano eh, immune system. Kaya mas tinatamaan yung mga viruses, mas parang tumatalab at nagkakasakit sila. Yes, at kung sanggol naman, hindi siya makakapagsabi kung maginaw na o hindi. So medyo isipin natin na kailangan mas babalutin ko si baby ngayon. Mas makapal yung damit niya, merong mga nabibiling long sleeves, pajama,
At kung kailang balot na balot si baby, pati mga anak months, natin. Yes. Kahit mga 10 years old, binabalot pa rin natin. Lalagyan ng sombrero, lalagyan ng mittens, medyas. Kung maginaw sa gabi, mas maganda may mittens, medyas. Yes. Ganon din po yung mga lolo't lola natin. I-provide sila ng mga guantes kasi rarayumahin na po sila. Mas may edad, mas mahina tayo sa lamig. Diba? Yes. Tsaka yung mga payat, mas mahina sa lamig. Kaya swerte yung medyo malulusog. Kung matataba kayo, may sariling layer ng taba. Kaya hindi gaano nalalamigan, di ba, naiinitan. Pero kung payat, kailangan ay dadaan sa baro. Tsaka may tip, Doc Lisa, kung sobrang lamig, lalo na sa ibang bansa, pwede yung layered na baro. Ibig sabihin, mag-t-shirt kang isa, mag-t-shirt ka pa ulit ng isa. Kasi pag doble, pero dalawang t-shirt o isang t-shirt, isang polo, naiipon yung init eh. Parang nagiging thermal. So matipid yun. Dobling t-shirt or tatlo, talagang maiipon yung init. Yes, yun ang kailangan natin. Sa ating mga teenagers, mas masaya sila kasi magagamit nila yung mga sweatshirt nila. Pwede mo pang lagyan ng yung panlagay sa ulo, pang forma na din. Pagdating naman sa kakainin, ngayon po ay mura-mura ang mga dalandan, vitamin santones, C, oranges sa mga palengke, mas mura na rin ang mga apple, pera. So ito po yung pagkakataon na samantalahin natin, mas pakainin sila ng mga prutas kasi mas mura-mura ngayon kasi napapanahon ho. At kahit malamig, alukin pa rin sila ng tubig para hindi sila ma-dehydrate. Lalo na kung may ubot sipon, kailangan nila mas maraming liquids. Isama na po natin yung mga fruit juices. Tapos kung talagang malala ang ubot sipon, pwede po tayong mag-nebulizer o gumawa na lang tayo ng pausok mula sa palanggana. Yung steam na tinuturo mo. At magluto tayo ng mga may sabaw na manok. Yung mga chicken soup tinola, nilagang manok. Yes. Tapos, pag malamig ang panahon, dyan nagbabatak-batak ng skin natin, di ba? Nag-flake-flakes, pumapangit yung balat natin. Kaya sikreto, lalo na sa abroad, yung malalamig, maglo-lotion ka. Ha? Lotion sa mukha, sa katawan, para hindi magputok-putok at hindi maging dry. At laging balambot, makinis at maganda yung balat. Yes, bilisan lang po ang ligo. Kasi malamig nga, tapos pagkaligo, lagay ho ng lotion sa buong katawan. Lalo na po yung ating mga elderly. Kung hindi sila makapaglagay ng lotion, tayo na ang maglagay ng lotion kasi mangangati sila ngayong taglamig. Kasi makati po, pag very dry ang skin, dun kumakati ang skin ng bata at ng may edad. So yan ang tips natin na iwas trangkaso, ubos sipon kasi mahirap yung mga sakit na yan. At pwede po magpa-flu vaccine. Okay? Maganda ang flu vaccine. Hindi siya parang dengue vaccine. Maganda tong flu vaccine. Matagal na yan. Ilang taon na yan pinag-aaralan. Safe yan. Makakaiwas siya ng komplikasyon ng flu. Pwede ka pa magka-flu pero maraming strain na pi-prevent niya. Marami kasing mga klaseng viruses pero karamihan doon napipigilan na ng flu vaccine. Tsaka mas mura pa. One shot lang, once a year. Nagpapa-flu po vaccine kami. Bukod sa trangkaso, flu, mag-iingat din po tayo. Taglamig arthritis. Ha? Mga may edad, kahit di pa nagkakaedad, huwag na lang natin sabihin edad natin. Paggising sa umaga, parang ayaw bumuka ang kamay. Di ba? Parang matigas. Paggising sa umaga, ang hirap tumapak sa hig. Parang ang sakit ng talampakan, pwedeng plantar fasciitis, pwedeng arthritis, 'di ba? Kaya nga secret ko, pag matutulog, mas maganda kung may guantes, medyas. Ako rin nagme-medyas sa gabi kasi siyempre, yung kamay at paa natin laging malamig eh. May taong ganoon, 'di ba? Malamig yung kamay at paa. Kailangan maiinitan, medyo warm para maganda yung daloy ng dugo. Mga ibang kababayan nga natin, 'di ba, pag winter, babalik sa Pilipinas, pag may edad, gusto natin mas mainit. Yes, Doc Lisa? Oo. Tsaka yung mga mababa yung pula sa dugo, yung anemic, mapapansin nyo mas malamig yung kamay nila. Kulang kaya, sa dugo. Oo. So, lamigin sila. So, sila din yung mga lalamigin ngayong panahong ito. Oo. So, yung mga may arthritis, galaw-galawin nyo lang, ha? Bigyan nyo ng mga 30 minutes. Parang kotse yan, eh. Kulang sa oil, konting jacket, konting lakad-lakad sa umaga, magpainit muna. Ha? Pag uminit na yung katawan nyo, mawawala na yung tigas ng kamay at paa. At sundin nyo lang yung mga tips natin sa arthritis. Okay? Final tips, Doc Lisa?
Yes, sa arthritis, pwede po kayong kumain ng mga munggo. Basta yung gulay na buto-buto, Hindi naman po bawal. Sinabi yan ni Dr. Ging Racasa. So, pwede po. Hindi po siya kontra. Oo, ang kontra talaga yung kung gout, ang kontra yung mga alak, karne, yan talaga, mga laman loob. Mas maganda pa rin po prutas, gulay. Okay, God bless po. Salamat po. Ingat po, dapat lahat ng nanonood, hindi na magkakasakit. Mm-hmm. Mahirap magkasakit. Normally, kaya ng katawan natin ng sakit, pero kung may sakit na, kidney failure, malaking problema, may edad, minsan yung mga flu-flu lang yan, tumutuloy sa pulmonya at nagiging komplikado eh. Di ba? Pag mahina katawan. So, kahit yung malilit na sakit, ayaw natin yan. Kailangan iwas sakit, bawal magkasakit. Nood lang po, follow lang po sa atin. God bless po. Like and share po para makatulong sa iba. God bless.